bumaha ng maraming baha, malaking baha, matapos na baha. But yung pong baha ngayon ay natawid ko. Nakatawid ako dun sa napakalaking baha na yun. Dahil unti-unti ko pinaybay, no, yung daan at nakatawid ako dun sa malaking baha. So sabi ko nga, dun na po ako nagising na, sabi ko, Lord, thank you. Pagdating pinakita ko sa akin na anumang laking baha o bagyo o alod na nasa aking harapan, pinakita mo na ito'y kaya kong tawid. Ito'y matap na tawid ko sa tulog mo pa. So sa atin din, meron po tayong ganun. Meron po tayong mga big na malalaki na parang ang hirap nating tawiran. But kung tayo po ay nasa Diyos, ang Diyos po ang tutulong para malampasan po natin ang mga problema sa buhay po natin. So sa umaga po ito, ang isang po ng Panginoon, ito po, ipusap po natin ang aking Bible sa aklat po ng Mateo chapter 6, verse 33. No. Ito po ay pinamagatang po. Paano po natin makikita yung kalooban ng Panginoon? Ng Lord. No. So sabi po rin sa Mateo chapter 6 verse 3, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang paglarihan kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Amen po ba? So sabi nga ulitin ko, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, napangharian kayo ng Diyos. At mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Yung mamuhay ng kalooban ng Panginoon. So, paano nga ba tayo makakapamuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon? So marami daw beses na sa ating buhay, minsan ay ginagamit na natin yung ating free will. Yung ating kalooban, yung ating kagustuhan, yung ating sariling ibig o kailangan sa buhay po natin ito. But sabi po doon, no, meron pong dalawang bagay na pakinggan mo. Yan, sabi nga po, na sinasabi po rito yung when the Bible talks about God's will is usually referring to one or two different things. No. Mayroon pong dalawang bagay na paano po natin o gagawin ang Diyos sa buhay po natin ito. Tulad ng Panginoon po, di ba? A prayer po ng Panginoon lagi ay your will be done. No. Ito po yung prayer po ni Jesus. Your will be done. Ano yung your will be done? Sabi nga po doon, di ba? Ang Lord, si Jesus po ay nagpe-pray, but sabi, Lord, your will be done. Kaluban mo na ako ay mapako sa cross. Amen po ba? Kasi yun po yung time na pagkakalabas, sabi nga, ang yung tingip at hirap mararanasan ang Panginoon, but sabi ng Lord, your will be done. Kaluban mo na ako ay mapako sa cross. But dito, sa pag-aralan po natin, yung how to know the will of God, pero po sinasabi po rito yung sabi nga po yung sovereign will and yung sa kanina ay ano sabi doon? Prescriptive will. So tingnan po natin dito yung dalawa muna na sabi ng Panginoon dito yung God sovereign will, yung mataas na kalooban ng Panginoon. Sabi po nito, yung God's sovereign will is God will is something that will always happen no matter what. Ito po yung maganda. No, yung no matter what, this is the sometimes called God's sovereign will. When we make big decisions, we can take comfort in His sovereign will. Because, ang sabi po doon, because no matter what we do, we cannot bring God's ultimate plan. In times of uncertainty, you can remember God's permanent will, that's what you become a child of God. Nothing can separate you from His God. Ano sinasabi po rin ito sa sovereign will? Yung the will of God, yung will ng Panginoon, ay dalawang klase.
Ang tinutukoy po rito yung no matter what happened o anumang kagustuhan mo, kahit ito ay ayaw mo, basta ito ay gusto ng Diyos sa buhay natin. Sa buhay po. But ito yung gusto niya. Sabi nga po doon, yung will always happen no matter what. Because no matter what we do, we cannot bring ruin God's ultimate plan in times of uncertainty. So, makikita po natin dito yung will ng Panginoon. Sabi nga po, pag iyan ay gusto ng Diyos, kahit ayaw mo, basta gusto niya, mangyayari sa'yo. Walang makakapigil sa kalooban ng Panginoon sa buhay po natin ito. Eh po ba, ito po yung will ng Panginoon. Ito po yung God's will ng Panginoon sa buhay po natin ito. Pag ikaw ay gusto niyang pagpalain, kahit humarap man yan, kahit sino man ang humarap dyan, pag yun ay gusto niya, walang makakapigil. Amen po ba? Yun po yung tinatawag na God, sovereign will. So, isa kasi sabi nga po, ay, kaya bakit matuloy-tuloy ba? Kasi minsan masyado natin na nagagamit yung ating free will. But yun po na sa hayo. Pag-usapin po natin, sinasabi po rito ng Panginoon yung God's will ng Panginoon. Kasi nga sabi ni Jesus, Lord, kalooban mo, your will be done on earth. Kalooban mo, at ako'y anak mo, na ako ay mapako sa Diyos. Walang magagawa sa Diyos. Kasi yun ang gusto, yun ang dapat mangyari sa buhay niya. So, ganun po din yung ating buhay. Alam ko, alam ng Lord, na tayo po lahat ay maraming kailangan. Amen? Marami po tayo gusto kaya sa akin dito, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon. Tayo po ay humihingi hindi para masunod ang kalooban natin. Amen? Kaya tayo nagpe-pray para hindi makasunod, masunod ang kalooban natin, kundi masunod ang kalooban ng nino? Diyos. Yun po yung prayer. No? Kahit nga si Jesus, sabi niyo, your will be done. Ito, yung different God's will, yung God's prescripted will. Ano yung God's prescripted will? Yung God has given many command to His people, but He also allowed people to adjust. Amen! Ano? Yung ano naman to? Kanina, kahit ayaw mo, pag gusto ng Diyos, bibigyan niya, wala tayong magagawa. Amen po ba? Pero ito namang pangalawa, yung prescripted will ay gusto mo, pero iaalam ng Diyos. Amen po ba? Alin ang gusto po natin dito? Sa God's will? Yung prescripted o yung, alin muna? Yung sovereign will ng Panginoon. So, gusto natin pareho. Amen po ba? Amen. Sino dito ang gusto? Yung kalooban ng Diyos at yung, ano din, yung will ng Lord ay but He also allow people at yun. Ano ba yung choice mo? Malami tayong choice, di ba? Sabi natin, gusto natin magkaroon ng sariling property. Magkaroon gusto natin ay magkaroon ng sariling bahay. Amen po ba? Sino po dito ang magkaroon ng sariling bahay? Amen. Sabi nga lagi dito sa pinapakit sa akin ng Lord, alam mo yan, mga member mong yan, karamihan dyan, mga namupahan, mga tayo dito sa Carmona. But they need, sila ay nahihirapan mag-monthly rent, but sabi nga, they need yung sariling property ng kanilang buhay. Kailangan nyo nga ba? O hindi sinasabi lang sa akin ng Panginoon? Kailangan nyo ba talaga? Amen po ba? But, ganon, yung also allow people a choice. But doon sa chino-choice natin, eh kailangan yung talagang gusto mo, yun na, huwag pabagawa ko. Amen po ba? Hello? Amen? Hello? Gusto mo ng property, gusto mo ng lupa, gusto mo magandang trabaho, gusto mo ng magandang profesyon. Hello? Kasi inaalaw yan, pag yan ay will ng Panginoon, kahit ikaw ay nagkandahirap-hirap sa pag-aaral, pag gusto ng Lord na ikaw ay magiging engineer, no? Pag yan ay ginusto niya,
Gusto niya, kahit nahirapan ka. Diba? Pag ikaw ay gusto na rin ito magkaroon ng property, kahit nagkatagal-tagal, nakapipray ka, nagkatagal-tagal na ikaw ay manalangin, humingi sa Diyos, pero hindi nagbago ang puso mo, then, ibibigay niya. Ilan po ba? Kasi nga sabi Lord, God has given many commands to His people. So ngayon, gusto ba natin itong will ng Panginoon o yung will natin? So tingnan mo natin dito, kasi nga, si Lord, siya po yung source ng lahat ng bagay. Yung lahat ng will natin, yung lahat ng gusto natin, yung lahat ng kailangan natin, ay sa Kanya manggagaling. Ibig po ba? Dahil mayroon po tayong Diyos na manlilikha. Mayroon po tayong Diyos na kreator na buhay po natin. Dito ka sa Lord, anuman ang ninyo sa Kanyang pangalan ay ipagkakaloob niya ayon sa Kanyang kalooban. Ngayon, nakita po natin yung sovereign will at saka yung prescriptive will ng Panginoon. Maganda po ba? Nakaka-excite po ba yung kalooban pa ito na? Sa panibagong taon na year 23 na ito, Lord, ito po, yung will mo, pinapakita mo na. Di ba, sabi nga nung napag-aralan po natin ng nakaraang linggo, yung sign, yung miracle ng Lord, di ba? Nagkaroon sila ng needs. Ano yung needs nila? Nung last week, sinin po natin ito, nagkulang sila ng alak, but sabi ng Lord, sige po yung inyo. Anong ginawa ng Panginoon? Gumawa ng himala. Nagpakita ng kababalaghan ng Panginoon. At gusto rin ng Panginoon na ang Lord ay magpakita ng isang di ba? Na maa-amilis tayo, sabi nga, we owe. Mamamangha tayo sa kapangyarihan ng Panginoon sa buhay po natin ito. So, there is one fundamental truth you need to know. God is not just guiding you from outside of you. If you have entrusted your life to Jesus, His Holy Spirit lives within you. Sabi ko po, kung tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, kung tayo po ay yung buhay po natin itinanaan po natin sa Panginoon, sabi ko po doon, sa ating Diyos, sabi, His Holy Spirit lives within you. Pag sinabing within, sumasa atin, sumasa sa atin, hindi yung kasama natin ang Diyos. Hindi lang kasama natin ang Diyos. Pag kasama, pwedeng iwalan. Pag ini-within, naandyan na yan. Naandyan na yan. Ano yung ginagawa ng Holy Spirit sa atin? Siya yung nagpo-convert, siya yung nangungusap, siya yung, di ba? Nagpapaalala, nagtuturo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya dito, may kita po natin tinatawag ng discerning spirit. Yung spirito ng Panginoon, nati-discern natin ang ito ay kalooban ng Lord o kalooban ng tao. Kalooban ko lang o kalooban ng Diyos sa buhay ko natin. Kaya yung prescriptive at saka yung sovereign will, nakita po natin kung saan tayo gagalit o doon po tayo papakitaan ng Panginoon. Na kahit ayaw mo, pag gusto niya, gagawin niya. Pero kung gusto mo naman, sabi niya po, pag gusto ng Diyos, gusto niya. Answer prayer. Amen po ba? Amen po ba? Ngayon, yan. Meron po tayong six principle. Teka muna, gusto niya ba yung will ng Lord? Ha? Gusto ba natin maranasan yung will ng Panginoon? Ngayon, sabi po, there are six principles for seeking God's will. Yan, kung paano ko pa, siyempre, gusto ko yung will ng Lord. Kung paano ko gagawin? Ano yung pwede kong principle na dapat gawin na para makita ko yung kalooban ng Panginoon? So, kailangan mayroon po tayong ganon. Ano yung key? Ano yung pwede ko maging pamantayan o dapat kong gawin para makita ko yung will ng Lord ay makita ko sa buhay kong ito? Amen po ba? Ngayon, sabi nga po doon, six principles for seeking God's will in any situation are intended to be used together rather than individually.
So ngayon, nakikita po natin, one, siyempre, dahil alam natin yung will ng Lord, ay naisip natin maranasan sa buhay po natin ito. Number one, sabi nga po doon ay surrender your personal desire. Amen? Surrender your personal desire. Ano ba yung personal desire mo? Yan ang kaya nga sinasabi sa inyo. Gusto niyo ba ng property? Ano yung gusto mo ngayon? Boyfriend? Girlfriend? Diba? No, sabi ng person, no. But, kung ikaw ay no, pero meron ka yes. Yun yung inaantay ng Panginoon. Surrender your personal, what your desire, ano yung nais mo, pinakadalain mo, sabi ng pula. As you seek God's will, kailangan mo yung sabihin mo sa personal design na, Lord, kalooban mo to. Kalooban mo ba ito sa buhay ko? It's important to be sure you are fully open whatever God wants. Ito ba talaga yung gusto ng Panginoon? If you have actually already decided to do what to do and only coming to Jesus so He can approve your decision, you are not really seeking His will. Ang ganda eh. Sabi nga po doon, kung susurrender natin, susupo natin yung ating mga desire, Lord, ito po yung mga desire ko. Alam niyo po ba yung mga desire natin ito? Kailangan pala, para hindi natin malimutan, kasi minsan, ang desire ko natin ganito eh. Lord, gusto ko ng damit. Kung dumating ng pera, ay ano na lang pala, pantalon. Kumakilala kayo natanggap natin ay hindi pala, yung rubber shoes na lang, mamamahalin. Di ba? Ngayon, ang Lord, medyo nagkakaroon din ang kalito. Ano ba talaga yung wants mo? Ano ba talaga yung desire mo? But, dito, meron po isang, nakita ko po dito sa isang ano na, sabi nga po, ano ba yung dapat na gawin po natin para yung desire po natin ay hindi magkaroon ng paiba-iba? Dapat po pala, yung desire mo yan, di ba, meron kang kwarto, nasa bahay ka, meron ka sariling lugar, minsan sa inyong bahay. Dapat po pala, meron kayong isang magandang papel na kalungot yan dyan kung maaari. Lord, yung, sa iyo naman yung dingding na yan, isulat mo. Kasi wala namang sasaway sa iyo eh. Wala namang magagalit sa iyo kasi sa iyo yan, di ba? Tama po ba? Kung maaari, sunatan mo yung dingding na yan. Lord, ito yung desire ng puso ko. Bakit? Para araw-araw nakikita natin. Para araw-araw, nire-remind sa atin at nire-remind natin sa Panginoon na, Lord, this is my desire. Ito po, naunawa po natin, bakit? Para hindi magpabago-bago yung ating dinidesign ng ating puso. Ano sabi po rito? If we surrender our personal desire, sabi nga po, God, so He can approve. Sabi natin, approve decision. Siya po yung mag-a-approve ng decision. Amen po ba? Sa buhay po natin ito. Kaya nga sabi ng Word of God, pakibaba mo ng konti, that Psalms 37 verse 4, sabi doon, take delight in the Lord and He will give you ano, a desire of your desire of your ano yung sabihin? Biblically po yan. Take delight in the Lord and He will give you the desire. Kung gusto ko, Lord, gusto ko ng business. Nag-iisip ako ng business, nagpa-plano ako ng business. Lord, ito po yung tinidesire ko ngayon. Amen po ba? Eh bakit ayaw mong ipakita sa Lord? Sabi nga po, take delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. Hello? Yes. Hello? Yes. Claim it, by faith. At sabi doon, you know what sabi po doon, this verse does not mean you will get what you want in every situation. Ano sabi? But if your ultimate desire is closer relation with God, ito maganda.
pag iti-design mo yung puso, anong kailangan mo? Pag itininanais mo, dinidesign mo, ang kailangan mong gawin ay ano? Closer relationship with God. Bakit? Pag ikaw at kayong dalawa ay mayroong relasyon, masasabi mo kung ano ang gusto mo sa Kanya. Tama po ba? Tama po ba? Kasi ang isang tao, halimbawa, may kapitbahay niya, sinabi, wala naman kami relasyon, bigla mo ng salita, matutuwa kaya ka sa akin? Hindi ko naman siya kaibigan, tapos bigla ko yung salita. Di ba magagalit yun? Tama po ba? But, ganun sa Panginoon, kung tayo po ilan sa natawag na closer relation, alam ba pag sinabi closer relationship with God? Pag sinabi closer relationship, nasasabi mo yung mga bagay na hindi mo masabi sa iba, hindi mo masabi sa Kanya, pero dahil kayo ay close, amen po ba? Amen po ba? Nasasabi mo bakit? Close kayo eh. Di ba? Kahit sa atin, minsan, di ba, minakasalubong tayo. Yung kasalubong natin ay umaano yung sipon. Di ba? E dahil hindi natin ka-close, yung tumuturo-turo ng sipon, e dalaga pa naman, napakaganda pa. O, di ba? Ay, hindi mo sabi na, oy, yung ano mo, matulo na, eh, bakit hindi pa ka magalit eh. Di ba? Pero, sa Lord, kung tayo pa may closer relationship sa Kanya, sabi nga po, yung dinidesire ng ating puso na ito. Kaya sabi nga po doon, surrender your personal desire. Suko mo sa Kanya pagkat siya ang Diyos na makagagawa ng buhay po natin ito. And you will always get the desire when you genuinely seek. Pag sinabing genuinely, totoo, hindi. Teke. Totoo, hindi. Para following. Kailangan ganun. Totoo yung ating relasyon sa Panginoon. Totoo yung dinidesire mo. At totoo, sabi nga po doon, na hinahanap natin ang pangkalooban ng Panginoon. At sabi nga po, He approved. Sabi mo nga sa katabi mo. Hanapin mo ang Panginoon. I-approve niya yung dinidesire niya. Hallelujah. Ito kailangan natin, sabi ko nga, Lord, surrender. Alam niyo po, yung kumisahe na yan, pinicture lang ko, sabi ko, hindi lang kung hindi ko lang nakabakang ko, iyaan ko pa ito. Hanggang makita ko yung will ng Lord. Ikaw akong pwede ko ito, isisip ko ito. Kasi, sabi ko nga, kasi ito pala yung maganda. Number two, amen? Amen? Ano number one? Surrender. Ano? Surrender. Remember? Surrender our personal to God. Sabi na, then to surrender your desire is to please to others. The Apostle Paul say, obviously, I'm not trying to win to approval of people, but of God. If you're pleasing people, you were my goal. I would not be Christ himself. Amen po ba? Ano daw ang inaano dito ng ni Pablo sa Galatians chapter 1 verse 10? No? Kaya ano, hindi doon sa ano kalooban ng tao. Hindi doon sa approval ng tao, kundi doon sa approval ng Panginoon sa buhay mo. Sabi niya, kaya ako ginagawa ito. Hindi maparangalan o madakila ang tao. Ginagawa ko ito, magpe-pray ako para maparangalan, approve ng Diyos. Ang gagawin ko sa buhay ko. And two, amen po ba? Ano number two? Meditate on God's Word. Ito rin yung ano, ito rin yung isang pangalawa na dapat po natin bukod ng surrender, yung ating personal desire. Sabi nga ng Word of God sa number two is meditate on God's Word. Bakit? Kasi sabi ng buli-buli sabi ng Lord, di ba nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, nag-aaral po tayo, nakikinig po tayo ng Word of God, nakikinig po tayo ng mga awitin mula sa Panginoon. But sabi nga po doon, meditate on God's Word. Bakit? Sabi nga, your Word is the lamp to God, to guide my feet and the light of my path. Ngayon, sabi nga po, kung
kung ito po'y binubulay-bulay po natin yung salita ng Panginoon, sabi nga po, the Bible can light always as you choose your next step. Ngayon, pag wala sa susunod na hakbang mo, at wala yung light, ayun, yung word ng Panginoon, yung salita ng Panginoon, pag hinakbang mo ay delay, pwede kang simple lang, tama po ba? Bakit dilim yung lalakaran mo, dilim yung hakbangan mo? But if we, kung tayo po ay mayroong light, amen, yung lalakaran at hakbang po natin, yung next step po natin, ay maliwanag, hindi po tayo madadapa. Hindi po tayo safe lang. Amen po ba? Bakit? Kasi your word is the lamp to guide my feet. Paano kaya yung wala yung light, yung sa word? Pwede na, pwede ka kasimple lang natin. Pero dahil sa new word, the lamb to God, to guide my feet, our feet, your feet. Kaya nga kailangan po, meditate on God's word. Nagbabasa po tayo ng Lord, Lord, ito po yung sinabi mo, kalooban mo ng Panginoon. Kapag nga, nagbulay-bulay ako, pinakita po sa akin yung kay Jeremiah chapter 29, verse 11. Sabi ko nga sa Panginoon, nung binulay ko rin, matagal ko na nababasa yung ano yun, yung Jeremiah 29, yung ang kalooban mo, masunodin ko ba? But, sabi ko, Lord, ano ba ang sitwasyon nito? Bakit pinakita sa akin dito ng Panginoon? Ano ba ang sitwasyon po nila? Bakit sabi mo na, anong sabi dito sa Jeremiah? For I know to plan for you, to prosper you, to give you future. Sabi ko, sitwasyon po dito ng mga Juda, ng mga Israelites, yung panahon na yun. So, nung panahon pa lang yun, sila po ay nabihag. Nabihag po sila doon po sa Jeremiah. But, sabi nga po doon, tinamon, ando po sila sa gitna ng sila po'y pagkabihag, na alipin po sila ni Haring Nabucodonosor. But, ang sabi po rin ng Panginoon, for I know to plans for you, to give you hope in future. Pero mo, nandun sila, nabiyak sila, pero ang sinasabi ng Lord, alam ko, kung lamang ang nakakaalam ng mga pagpala. Diba, parang pag sa atin, ang hirap, Lord, nandito kami sa ganitong sitwasyon, pero, ang sabi mo, may plano ko pa sa amin, to give you hope and future. Diba? Pero, no, sa kapwa, sabi ko nga, at palalayan ko kayo, babalik ko kayo sa Babylon. Diba? Makakalaya sila. Si ang Lord ang kikilos. Bagamat sabi nga po, nasa ganung sitwasyon, pero pag hinapalang hawakan po natin yung salita ng Panginoon, mangyayari po yun. Bakit? Ang Diyos po, isang bagay lang hindi magawa ng Panginoon. Yung magsinungaling. Kaya yung salita niya, sinasabi niya, mangyayari sa buhay ng bawat sa atin. Kung tayo may maniniwala at mananampalataya sa sinasabi ng Panginoon. Kaya nga sabi, when you make a decision, it should line up with at least not contradict what God has said through the Bible. Ano ang warning dito ng Lord? Ano yung note dito ng Lord? Ano yung warning ng Panginoon? Yung hindi contradict. Pag sinabing contradict, hindi taliwas doon sa sinasabi ng Diyos sa iniisip at gagawin po natin. Kailangan, kung ano yung design mo, at design din ang Panginoon, at sinasabi ng Panginoon, kailangan tugma. Amen po ba? Nakita po natin. Kaya nga sabi, meditate on God's word. Sabi yan, you will understand more about God's character and be better able to know what He wants, just you know the things to please your close family. And friends, you will learn what pleases God as you get to know Him better. Meditate the Word of God. Una, surrender our desire. Pangalawa, amen po ba? Yung Word of God. And three,
sabi nga po that spend focus time in prayer. More prayer. Sabi ko nga sa po, Lord, bakit itong church na to ayaw mong bitawan sa pananalangin? Lagi mong tinuturo na kami ay mag-pray na mag-pray na mag-pray. Bakit? Kasi sabi nga dito ng Lord, tayo po ay mag-pray para makita natin yung kalooban ng Panginoon. Ang kailangan lang ng Lord ay sabi niya, ask, sabihin po natin. Baka isang tayo po, sobrang tahimik, hindi po natin sinasabi sa Lord kung ano yung desire ng puso natin. Hindi natin nasasabi o pinangahawakan yung word of God. Kaya nga sabi, spend, focus. Kung ikaw ay mayroon time sa prayer, sabi niya, more pray, spend. Maglaan ka pa ng oras sa pananalangin, sa pag-ipag-usap. Bakit? Sa pamantahan. Ano sabi kanina, bakit? Dahil tayo ay mayroon tinatawag na intimate relationship sa Diyos. Amen? Kaya nga dito, spend. Sabi, how can I know God's will for my life? O, paano ko kaya mga balalaman yung kalooban ng Panginoon sa buhay niyo? Sabi nga, to ask Him. Ang sabi roon, turn to God in prayer and ask Him what He wants you to do. Ano sabi roon? At sa, tanungin mo kung ano yung gusto mong gawin ng Panginoon sa iyo. Ito po yung kailangan for a turn to God. Saan man tayo pumunta, saan man tayo dumako sa buhay natin ito, dapat lagi tayo babalik sa Panginoon. Amen po ba? Tulad daw ng isang agila. Ano ba yung isang napakagandang gali ng isang agila? Kahit ang agila ay kumampay ng kumampay ng kumampay, maghapon, dumapat siya ng kumampay ng kumampay, maghapon, saan man siya pumunta ng agila. Ano yung pumunta sa isang napakagandaro ng karakter ng agila? Hindi sa iyo pumunta. Kahit siya dapat siya makarating, pero pagdating ng hapon, doon sa pugad siya, magpapayo. Yun po ba? At ganun din tayo. Kaya sabi, katulad ng mga agil, tayo ay hindi tayo. Kaya sabi ko, saan man tayo dumadako, ginagamit natin yung ating free will, ginagamit natin yung ating permissible, kung sabi nga po doon, kailangan po natin turn to God. Pagdating ng dapat hapon, kailangan sa mag-pray ka, sabi ko, spend focus, sabi ko sa control, kalubar mo ba ito? Nag-apply ako ng trabaho, nag-apply ako sa eskwelahan, Lord, kalooban mo pa ito. Kailangan sabi nga po, spend focus on time to pray. Mahirap po ba manalangin? Mahirap pag hindi po natin nakasanay. Di ba? Sabi nga ni MJ, kahit anong laro, kahit anong games, pag ilaro na lang sa kanya, hindi na nakapagod. Bakit? Laro na lang sa kanila. Tama po ba? So, ganun din. Yung pananalangin, pag nakasanayan na din lang natin at naging ugali na natin, hindi na yan mahirap. Bakit? Nakasanayan mo na yun. Naging buhay mo na yan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sabi nga, kahit yan ilaro ng basketball, no, dahil ikaw ay nakasanayan mo na, kahit dalawang games, kaya mo. Bakit? Nasanay ka na yan. Practice mo yan. Ganun din. Spend, focus, time, and prayer sa Panginoon. If you want to know what God wants you to do, amen? Sabi nyo, if you want to know, ano, ang number of kalita merong tinatawag na if. Pag sinabing if, nasa sa iyong decision kung gagawin mo o hindi. Kaya ngayon, ito ang tinuro sa atin ng Lord. Number one, surrender your life. Number two, yung in God's word. And number two, sabi nyo, that's the I spread. Mga pagsabi, nasa sa iyo ito. Sabi, if you want to know what God, God wants you to do, as if and He will gladly tell you, for He is always ready to give you a bountiful supply of wisdom to all who ask Him. Pag sinabing bountiful, di ba? Napaka malawak, napakayabong, napagpapala. Ano po ba na ibibigay sa atin ng ating He will not decision him, but when you ask him,
be sure that you are really expecting to tell. Basta ito sinabi mo, ikaw ay mag-expect hindi kalooban ng Panginoon sa buhay ko. Kaya sa doon, surrender. Pangalawa, meditate on God's word. Three, spend focus and time in prayer. Lord, kalooban mo pa. Di ba, ang Lord, kung siya po ay pagkakanulunan, ginawa ng Panginoon, wala siyang ginawa kundi manalangin ng manalangin ng manalangin. Hanggang sa ano? Natupad yung kalooban ng Panginoon. Bakit? Kasi nakasunod sa Bible na kailangan may Kristo na ipako sa Panginoon. Bagamat yun ay mahirap sa kanyang kalooban, sabi nga, ang awit, ligid ng hapis at hirap, pero Lord, your will be done. Kaya dito yung how to know the will of God. Then go to the and four, ano sabi dito ng Panginoon? Seek other people to advise. Ha? Kailangan ko rin pala to. Kailangan ko rin pala natin ng advisor. Hello, kailangan po din natin. Sabi nga po dito, seek other people to advise. Bakit? Sabi po dito, a fine, mature, dedicated Christian asking what they think you should do. The piece of advice you receive many conflict. But they should give you another perspective to think about, talk your mentor, parents, friend, pastor, or church leader. Yes, kailangan po natin ito. Kailangan mo na sinasabi doon na mayroong mag-a-advise sa'yo. Kailangan, dahil ikaw ay mananampalataya, ang kinakausap mo, ang pagtatanungan mo, ay kung ito ba'y tama? Ay, ano din? Kailangan, mananampalataya, sabi na po doon, mas maganda kung ito ay, di ba, yung mas ahead sa'yo. Kasi minsan daw, ang iba ay hindi na marunong magtanong-tanong. Kaya nga sabi doon, kaya nagkakataan naman, the piece of device you receive many conflict, but they should give you another perspective. Ano yun? Ano siya sa perspective? Kailangan po mo nang mayroong ibang mag-a-advise o mayroong masasabi sa binabala at binaplano mo. Yung ito, sabi nga ito, to your mentor, parents, friend, pastor, or church, leader, kailangan tayo po ay marunong po rin magtanong-tanong. No? Ano ba yung kalok? Kasi minsan, alam niyo po, minsan kailangan natin meron po tayong kasir. Kahit ako, sa paglilingkod kong ito, ako hindi po sa kumikilos, ako meron po kong bagong gawin yun, o ano, ay meron po kong napapagtanongan. At napakaganda rin, dahil merong nag-a-advise sa akin. Nasa ay, Pastor, Pastor Joe, hindi, ganito, dapat ganito yun. Di ba? O, ito ba yung kalooban ng hindi? Para bang mayroong tumutulong sa atin na mayroong tayong nagbabalanse ng kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Hindi yung isa, yung ating will, masyado ating gamitin at hindi po tayo marunong. Sabi nga po doon, seek other people. Sino kaya yung aming pwede matatawa? Hindi po tayo nasasabi ang masyado natin gamitin yung ating sariling pananaw, yung ating sariling emosyon. But alam niyo po, minsan, yung mga tao na yan, yung mentor, yung parents, yung friend yan, ay gagamitin ng Lord para makita din natin yung will ng Panginoon. Bakit? Kasi kaya nga minsan, marami din gumagawa sa kanang minsan, no? Nag-aplano sila, meron silang sariling kalooban, pero hindi man lang nagtanong. Hindi marunong magtanong. Hindi nagtanong sa kanyang mentor, sa kanyang parents, sa kanyang friend. Hindi nagtanong kay pastor. Misan niya, nakakalungkot, di ba? Kung isang desisyon, malalaman ng pastor, tapos na, tuldok na, pastor. Wala ka nang magagawa, pastor. Kailangan na sila. So, hindi ganun. So, ano mong magagawa ng pastor? Ay, kung ano na, tapos na parang desisyon, tapos ka kanyang tatanungin si pastor. Eh, wala nang magagawa. Eh, tapos na pala yung usapan niya. Wala na. But sabi nga po, kailangan po natin ang meron tinatawag na advisor.
sa buhay po natin ito. Sabi niya, seek other people to advise. Amen po ba? Yun, kung pwede ko kaya ito, Uma, dapat nga, dapat ko ba ito yung gawin ko? Minsan nga ako po, may kausap pa, ano siya, yung counselor ng 700 Black. Oh, ano sila talagang, ano sila, legit na counselor. O pastor, pero ahit sa akin yun, matanda sa akin, o pastor, ano ang kailangan mo? Eh, ganito, ganito po. O, ano ba? Ayaw po, natutuwa din kasi biglang hindi pwede sabihin sa atin na pastor, hindi pwede ikaw ay go ng go. Pag hindi nakausap mo, para ba go, go ka na ng go, gagawin ko na to. Pero dahil ini nakausap mo minsan, hindi ganyan pastor. Para ba medyo mag-a-advise sa'yo na hindi pwede padalos-dalos yung gagawin mo? O gagawin natin? Sabi ang pastor, hindi ganon. Ipag-pray mo yan, sabi mo sa Panginoon, humingi ka ng sign. Kung yan ba ay talagang kalooban ng Panginoon. Siyempre ikaw, ganon din. Pag dahil humingi ka, papakinggan mo yun. O nga lang, magkakaroon ka ngayon ng checking balance. Bakit? Kasi ayaw mo sa memplang, ayaw mo magkakaroon. Kaya nga dun, how to know, the will of God, and number four ito, seek other people to advise. Kailangan pwede natin ang advisor. Amen? Sabi nga ng Proverbs chapter 15, verse 24, plans go wrong for lack of advice. Yun daw ating plano ay mapupunta sa walang wala kung wala tayong advisor. Many advisors bring, ano daw, sabi doon? Sabi ng Bible, Proverbs, bring success. So ang kailangan mo, kung ikaw ay Christian, hanap mo yung will ng Lord, kailangan yung kukunin mong advisor ay yung din malapit sa Panginoon. Nakakaintindi rin sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sabi doon, plan go wrong for lack of advice. Many advisors, bring, ano raw? Ano raw? Pag tayo maraming advisor, sinabi mo sa magulang mo, sinabi mo sa kapatid mo, sinabi mo sa kaibigan mo, sinabi mo sa mentor mo, sinabi mo kay pastor, ang sabi doon, bring, ano? Success. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bakit? Sinabi. May nagpaalala sa akin na ito pala ang dapat ko. Ito pala ang dapat na step ng buhay. Diba? Kasi sa atin, maayon naman natin na mag-fail, diba? Sino po rito gusto na mag-fail? Diba? Kahit ako ngayon, diba yung aking SIM card? Bakit kaya ganun? Fail ngayon ng aking SIM card. Bakit ganun? Hayo gumana, hindi makareceive ng ano. Bakit kaya ganun? Isip ako. Sandi ko. But, hindi maganda. Magsabi ko, anong dapat kong gawin? O kung ako advice, pupunta ngayon ako sa Globe. Bakit nasira itong number ko, anong ginawa niyo? Pupunta ako bukas. Huwag na advice. O kung sinabi ko, ano na yan, corrupt na yan, palta mo ng bago. Hindi ba palta? Pero sabi ko ha, kung kaya niyong in-store niya, yung buhay pagdalaman. So, kailangan po rin natin. Marunong tayong magtanong-tanong. Amen po ha. Kailangan po natin ang advice. And number five, consider your circumstance. Yeah. Sabi nga po doon, God can open and close the door of opportunity in your life. Ayan, di ba? Siya daw yung nagbubukas at siya rin ang nagsasara. You have many heard someone say, God close the door in this opportunity. Wala na, sinarabi na ng Diyos. Or God was opening the door to give me a job. Di ba? Parang sabi ko, ang Lord ang sasara, pero ang Diyos din ang magbubukas. Kaya nga sabi doon, ano man circumstance ba? Consider your circumstances sa buhay. Di ba? Anong kay Hope na lang? Ito po yung nakita ko. Yung, Lord, paano nga ba yung consider yung magbubukas, pero todo yung magbubukas.
Di ba, nung yung buhay po ni Hope, ganito nangyari. Ang buhay po ni Hope, sabi niya, oy, kaya naman si Hope, masipag sa gawain, pinagpapala mo eh. Sabi nung Diablo. Napasa na ba natin yun? Ay, sabi nung ano, binuksan na yun ang Diyos ang nagbukas sa buhay ni Hope. Sabi nung kay Satan, ganito, sige nga, sige, subukin mo yan si Hope, binuksan ng Lord, inalaw. Pero ang sabi ng Lord, huwag mo lamang siyang, ano, huwag mo lamang siyang papatayin. Nangyari, yung mga musikong taksin sa buhay ni Hope. But in the end, dahil si Hope ay nakasugat-sugat, nakawala-wala yung kanyang property. But in the end, ano nangyari? O binuksan ng Diyos, sinara niya na. Tapos na. Hindi tama. Nasarado mo na ngayon, hindi mo pinatay si Hope. Ano ngayon ulit ang binuksan ng Lord? Sinara niya yung kanyang circumstance. May binuksan ulit ng Lord. Ano yung binuksan ng Lord? Ibinalik niya, sabi ng Job chapter 43, ang lahat ng nawala kay Hope. Ibig po ba? Kanyang-kanyang mga anak, mga hayop, ano pa, mga tupa, anak, dinoglihalun nun at pinagpala, pinagaling ng pagkakas. At extend pa ang buhay niya. Sabihin, God can open and God close the door of eternity of your life. Siya yung magsasara, siya yung bubukas pero siya rin yung magsasara. Pero hindi ang taon si Hope po ay pinagpala kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Amen? Na makita natin, sinubok siya na siya ng circumstances. But kami niya, ang Lord din ang nagsara noon. Siya ang tumapos noon. Ang Lord ang nagpala. Bakit na naganap yung kalooban ng Panginoon sa buhay niya? Na yun ang hindi nawala. Ano ang hindi nawala sa buhay ni Hope? Yung kanyang pananampalataya. And lastly, sabi po doon, sabi niya, not all obstacles are closed the door. Some are just things you need to overcome as you follow God. Amen? Amen po ba? Amen? Habang tayo sumusunod sa Panginoon, no, sabi nga po doon, ay mapagtagumpaya po natin. Because a door is open does not mean God is always want you to walk through it. This is another reason to consider a number of source when seeking God's will. Kasama pala ito sa problema natin sa pagsensing na kalooban ng Panginoon. Sabi nga, di ba? Ba't tayo binibigyan ng trial ng Panginoon? Para tayo magsumiksik sa Panginoon. Ngayon po ba? Para tayo magpatuloy sa Diyos. Para makita natin yung mataas na kalooban ng Panginoon. Disenyo yan. Disenyo yan ng Diyos sa ating buhay. And number 6, ano anim ang photo? Think through your decision logically. Ipon logic, ano yung logic? Hindi maganda. Think through your decision logically. Ano yung logic? Sabi niya, God can direct your mind and reason. Sometimes Christians are so focused on hearing from God that they forget to use reason in common sense. Minsan daw tayo po ay ano, nakatulad ngayon, nakapokus tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon that they forget to use reason and common sense. Pasang nga, they forget, nakakalimutan po natin. Nagamitin yung reason and common sense. Sabi nga po, kaya yung logic. Ano yung logic? Just the Holy Spirit can influence your emotion. He can also influence your mind. Kaya sabi po na yung discerning, kailangan pag-aralan po natin yung discerning. Ano ba yung discerning? Hindi po ito yung konsensya. Ang discerning po yung sinasabi ng Panginoon. Ito po yung logic eh. Bakit yung Holy Spirit sinasabi po sa iyo pang, ano ba yung, halimbawa, ngayon, well, hindi lang ako sa Lord, ano ba yung gusto mo? Hindi yung gusto. Ano ba yung gusto mo iparating at ituro sa aming buhay? Hindi po yung emotion ko, kundi sabi nga po yung influence ng Holy Spirit sa buhay po natin. Ito na, ito yung paturo mo, ito yung gawin mo, ito yung pag-aralan nyo,
na karapat dapat paano po natin magkita yung matakas na kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba? Ito po yung logic eh. Sinabi ng Holy Spirit. Yung influence ng Holy Spirit sa buhay po natin. He can also influence in your mind. May pumugulo po bang Espiritu sa atin ng Panginoon? Sabi nga doon, God's God is within us. Nakukusap ang Lord sa atin, nagtuturo pa kami doon sa atin. And sabi ko doon, the Holy Spirit help us to understand God's word. Meron tayo pinag-meditate at pinag-pray, sabi na po yung Holy Spirit, yung Holy Spirit ang magtuturo pa na maunawaan po natin. Tulad ngayon, nag-aral tayo, nakinig po tayo ng salita ng Panginoon. Kung nandiyan po yung banal na Espiritu, ang Lord, ang banal na Espiritu ito ang magtuturo sa iyo na dapat yung anim na ito ay gawin mo. Tuturo para magawa mo itong anim na ito para makita mo, makita natin yung kalangataas na kalooban ng Panginoon sa atin. Ayun po ba? Ano yung number one? Surrender. Two, meditate. Number three, spend your time. Number four, seek advice to others. And five, consider your consultants. And number six, sabi niya, think through your decision. Do it. Isipin mo, sabi niya po. Yung Holy Spirit ay tas mga pagkakasinasabi ng pagkakas. The Holy Spirit help us to understand God's word and follow God. Kasi itong Holy Spirit ito siya magtuturo para tayo mag-church, para kayo magsimimpa, para kayo maglingkod, para gawin po natin at makita natin yung kalooban ng Panginoon. Sabi natin sa Galatians chapter 5 verse 16, let the Holy Spirit guide. Bakit? Ang Diyos ay Espiritu at dapat yan sa Panginoon. Ang Espiritu ang totoo. Ang banal na Espiritu itong ang siyang magtuturo sa atin. Sabi na sa paraang hindi natin kaya, sabi ng Romans chapter 2, magagawa ng banal na Espiritu ito. Kasabi nga po doon, kung wala ang banal na Espiritu, napakahirap manalangin. Kung wala yung pag-reading ng Banal Espiritu, napakahirap magpasa ng Word of God. Kung wala yung Banal Espiritu, napakahirap umanap ng advisor sa buhay. Di ba? Kaya sabi nga po, gawin po natin. Ito po yung tinuturo ng Panginoon. Spend more time. Meditate. Sabi ko, makikita natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Ano yung kalooban ng Panginoon sa atin? Sabi nyo sa yung dalawa kanina? Yung dalawang binanggit po natin, ano yun? Yung prescripted at sovereign. Pag ginawa po natin itong anim na ito, papasok yung sovereignty. Ano yung sovereignty? Yung takilang kalooban. Ayaw mo na, pero gusto na. Todo tanggi ka, dahil yan ang gusto ng Diyos. Wala ka magagawa. Pero yung prescriptive will, ang sabi doon, gusto mo, pero ginis ko pa rin. Hindi po ba? Di ba nakasagal ka? Ito lang palang ayaw na ito. Richards, itong narinig natin ito sabi na hindi na kaya mo yung tagapang. Hindi mo yung tagapang. Mag-aralan natin, gawin natin upang makita natin yung mataas na kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Ngayon po na. Ngayon, sige po tayo po natin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
church sa hapon ito, habang ito ay nakaupo. Sabi ng Psalms chapter 37, ibigay mo yung dinidesire ng puso. Ipasaliksik mo yung dinidesire ng puso. Kung yan man ay property, bahay, kung yan man ay, hallelujah, isang business, sabi ng Lord, give me a desire of your heart. Give me a desire of your heart. Sige, sige, sabi mo sa Panginoon, Lord, ito po property na ito. So, kung Panginoon ang maging channel of blessing, your will be done. Mapasa akin ang property ito, your will be done. Mapasa akin ang business na ito, that your will be done. Hayaan ko na, na ikaw ang aking tunay na advisor. Yung mga salita mo ang panghahawakan ko na. Ang mga salita mo, Panginoon, ang pangahawakan po namin, Panginoon. Upang magawa po namin, O God, ang mataas na kalooban. Lord, hallelujah, yes, church. Pangahawakan mo, tandaan mo yung araw na ito. Yung God's will, yung God's will. May gagawin ng Panginoon. May ipapakita yung ayon sa mataas na kalooban niya. Yung ayon sa sovereign will at yung ayon sa prescriptive will ng Panginoon sa buhay po natin. Yes, Lord. Yes, Lord. Search our heart. Saliksikin mo, Panginoon, ang puso. Hayaan mo, Panginoon, na nakikita mo at natatangko mo, Panginoon. Ito ang Diyos na nakakaalam sa dinidesign ng puso nila, O God. Lord, ito pong aning na ito, O Lord. Ito pong aning na puntos na ito, Panginoon, ang gawin po namin, magawa po namin, O God. Hanggang sa makamit po namin ang mataas na kalooban. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, O God. Panginoon, sa oras na ito, yung lahat po na nagsindalo na ito. Let your will. Let your will be done, Panginoon. Let your will be done. Claim it. Yung pinakita ko sa Panginoon, yung sinabi mo sa Panginoon. Claim it by faith. Hallelujah. Kung yan man ay property, trabaho, pag-aaral mo, kung yan man ay pamilya mo, kaysa ng pamilya mo, kaysa ng mga kapatid mo, kaysa ng mga in-laws mo, kaysa ng mga kapitbahay mo, ano man mga ipinapakita sa iyo ng Panginoon? God's will. Pray, hallelujah. Lord, salamat po sa araw na ito. Pagkat, Lord, napakadakila ng iyong mga salita. Lord, your word, it's double-edged, O God. Ito po'y magkabilang taling pangalan. Lord, ito po'y titi mo, papasok ito sa kasupasuan ng mga nakikita ito, Panginoon. Salamat po sa araw na ito, pagkatisan pa, Panginoon. Ang mataas na kalooban mo, ang magyayari. At mataas na kalooban mo, ang magyayari sa buhay po namin. Lord, hawakan po namin yung prescripted and sovereign will ay mararanasan po namin sa buhay po namin. Susundin po namin yung aming guide na ito, yung aim na ito, ito po kung sabi, kung gagawin po namin ito, Lord, ay magaganap ang kalooban mo sa buhay po namin. Magaganap ang kalooban ng Diyos sa buhay po namin. Salamat po, Lord, sa iyo papuri. Sa'yo po paksan pa pang nakita sa pangalan pang nakita. Amen.